Gross Fernan Cayosa. So, pito po yan na nag-interview sa ating tatlong nominado ngayong pang-umagang schedule. Ulitin lang po namin, just to refresh you kung sino po yung mga natapos na sa interview. Unang sumalang po, eksakto alas 9 ng umaga nag-umpisa itong interview si Andres Bautista, chairman ng Presidential Commission on Good Government. Siya po ay dean ng Institute of Law sa FEU. Noong 2005 po siya ay naging member ng Consultative Commission on Charter Change to propose revisions to the 1987 Philippine Constitution. At siya po ay president ng Philippine Association of Law Schools. Well, yung sa kanya edukasyon, marami to. Pero isa sa notable dito ay siya ay graduate ng Harvard Law School noong 1993. At itong susunod, ang sunod pong na-interview ay wala po gaanong information about her na nasa internet or hindi po ganun siyang kakilala. Pero now we found out that she's a longtime professor of the University of the Philippines Law School. She practiced with her own firm, but she also worked with a corporate environment for some time. So magaling magsalita, credible person, very private individual. So magandang mix. You have a government person, dean of College of Law, and you also have a private citizen. Bukas sa kahit na sino magaling. Ang naging question po dito sa kay Attorney De Castro ay yung kanyang edad. Siya po ay 67 years old. So, natanong sa kanya kung kaya ba niya yung rigors ng trabaho ng isang Chief Justice. Sabi nga nung isa sa nagtanong ay backbreaking. That's itong right. Trabaho ng punong mahistrado. Speaking of the age, ano, medyo it comes sa it works both ways. Yes. Pwedeng you're too old at sinasabi naman dito kay Professor Dean Andy, too he young. Might be too young. Kaya sabi niya Dean Andy, siya willing siya 7 years lamang. 47 years old lang. 47 years old lang po siya. At syempre, yung pangatlo para sa umagang ito ay si Secretary Laila De Lima mismo ng Department of Justice, former chair po ng Commission on Human Rights. She graduated from the De La Salle University with a degree in AB History. She was salutatorian of the San Beda College of Law in 1985 and placed 8th in the bar exams of 1985. Mahaba rin ang kanyang naging kasaysayan o naging eksperyensya dito sa public service. Well, alam po na natin na siya ay nagsumikat lately dahil sa kanyang naging stand dito sa impeachment trial laban sa dating punong mahistrado Renato Corona. Tama yun. Kaya napaka-exciting nung interview sa kanya dahil maalala natin, she used to sit in that panel. Yes. So Judicial and Bar Council. Oo. She ako, was just replaced by Musngi dahil nga naging kandidato na siya. At yun ang gusto kong malaman mamaya mula kay Secretary De Lima. At kasama na nga po natin siya ngayon. Welcome to our studio, Secretary De Lima. Good afternoon. Ako, hindi pa po kayo nakakakain. Hinila namin kayo. Thank you po, Secretary. Yun nga po ang pinag-uusapan namin ni Mark. Gusto po namin malaman, how does it feel sitting on the other side of the fence? Dahil kayo po ay miyembro ng JBC. Sanay po kayo nag-i-interview. Ngayon po, kayo ang sinisiyasat. Oo nga, kaya nga sinabi ko early on, di ba, na start pa lang, sabi ko, syempre nininervyos ako, syempre tense ako. Hindi madali na kaharap mo yung mga kasamahan mo, na you are being subjected to scrutiny by your own peers. Actually, yun ang pinakamahirap. Of course, scrutiny ng publiko, ano rin yun, importante din yun. But to be scrutinized and evaluated by your own peers, to me, that's more difficult. Dahil sanay ka nga na kausap mo sila. Sanay ka nga na nakikipag-debate sa kanila on certain issues. But ito, ibang ano. So hindi ko alam exactly how they perceive me. But how do you feel about the way the questions were thrown at you? On the whole, or by and large, these are very reasonable questions. And yung iba doon, expected ko na talaga. Marahil, Secretary, expected mo na din sigurong yung magtaka yung mga kababayan natin because the issue on the TRO was quite sensational. Ano po, na you were on the side of the executive and there's this judiciaries who issued the TRO. Ngayon, you're applying for a post to be the chief of that department that who issued that order. Ano pong naging difference ng pagsasagot nyo sa mga katanungan ngayon that you're an applicant versus the before na tinatanong ka lang to explain your position? Yun na nga, ang sinasabi nung iba, nasa dilemma daw ako. Aside from, well, my
family name is De Lima. but nasa dilemma daw ako na ganyan nga ang naging issue sa akin ng ilan. But actually, natuwa nga ako kanina na may mga nagtanong, several of them ang nagtanong on the same matter para nagkaroon nga ako ng further opportunity to explain to them. Kasi yung mga dinadrum up ng mga detractors ko o yung mga kakampi nung kalaban namin sa kaso na yan. This all originated, as you remember, in the GMA WLO cases. Iba ang pinaparating nila sa tao na sinasabi na nag-denify ko daw yung TRO and therefore I do not deserve to be with the Supreme Court, let alone as the Chief Justice. Kaya ko in-explain ko kanina, walang defiance. Mm-hmm. Ang nagsasabing dinify ko, they're just betraying their lack of understanding or their ignorance of the circumstances or the particular facts prevailing. Itong nangyaring ito, madam, aside from the legal explanation, created also a situation where yung mga members of the Supreme Court staff took their sides on the issue, lalo na kay Corona impeachment, and iba pa nag-rally. If you are given the chance to be Chief Justice, knowing that they rallied behind the former Chief Justice and your role in during the impeachment trial and the TRO, sa tingin nyo, kaya nyo po yung i-unify pa rin at kaya nyo suyuin yung mga nag-rallying court staff? Unang-una, kailangan ko i-unify. Alam ko naman yon na isa sa mga challenges ng magiging Chief Justice is how to really heal the wounds of impeachment. Kasi kahit papano, nagkaroon ng disunity, ng divisiveness, etc. Although, naniniwala ako, it's not all about the institution or about the judiciary. It's all about a particular person which happened to be the former Chief Justice. Kaya lang syempre, since he is the chief executive of that branch of government, so yung mga naging actions niya and the process to which he was subjected to, yung parang it reflects already the entire institution. Kaya it's lamentable na parang ganun din ang naging situation, na some were pro-corona within the court, within the judiciary, and some were anti-corona. But challenge po yan sa Chief Justice na i-unify. And more than healing the wounds of the impeachment, ang pinaka-importante para sa akin ay yung talagang to restore public faith and confidence. Kasi malaking bagay nga yung ganun ang naging resulta. Madam Secretary, still on the issue of the TRO, kung sakasakali pong nakarating sa inyo, it was served properly, at yung conditions po na fulfill bago pumunta ng airport itong mga Arroyo, would you have not prevented them from leaving? Alam mo, ayaw ko sanang sagutin yan, ano? Kasi first of all, it's a speculative one. Because, unang-una nga, may condition talaga. Well, unang-una, hindi na-serve kaagad. And pangalawa, may condition. So, kung iba yung nangyari, hindi ko pwedeng sabihin na ito ang aking gagawin. Kasi again, it depends on the situation. Although, syempre, at that time, it was really quite a difficult moment also for me. Kung yun nga ang mangyayari, kasi it's now a question of really honoring blindly the TRO or allowing someone who is being made to account to just flee. Marahil, madam, ang iniisip ng mga kababayan natin, did you make that decision based on your own understanding of the law or interpretation of the law, or were you just obeying the directive of the president, hence affecting yung independence requirement ng posisyong inyong ina-applyan ngayon? Well, I cleared my actions with the president, although it was my decision, essentially. Madali lang naman mag-decision at that point. As a lawyer, opo, alam na alam ko po yun, na kapag wala pang official service ng TRO, hindi pa binding and effective yan. That's very, very basic. There's no such thing as service by publicity or service through media announcement. May announcement noon si Court Administrator Maidas Marquez. But that's not
Correct. For all intents and purposes, that's not service. Mm-hmm. So, klarado sa akin yun. Mm-hmm. So, ikaklaro ko lang po, kayo po ang nag-clear kay Presidente. Wala po siyang naging instruction sa inyo na pigilan na yes. sa kahit anong paraan. I cleared it with the President when I determined na ganun nga, na hindi pa binding and effective. Wala pang TRO to speak of nung hapon, nung November 15, na kung saan in-announce ng court administrator na meron ng TRO at saka nung gabi na kung saan yung former president ay pumunta na sa airport. So, I told the president na based on this, based on the prevailing circumstances, I will not going to honor the TRO dahil lamang nagkaroon ng media announcement. So, ibig sabihin, madam, you did not sacrifice your own evaluation, legal judgment. Evaluation or legal judgment of the case in favor of the decision of the president. You made it firm and then you tinimbrehan nyo yung Pangulo. Ganun yes, po ba yung nangyari? Yes, tinimbrehan ko. At obligasyon ko na timbrehan ko siya. Mm-hmm. Because I am an alter ego of the president. Yes. And under the doctrine of qualified political agency, yes. there is such a doctrine under our constitutional or political law. My acts are deemed the acts of the president unless the president reprobates or reverses or overrules my acts. Mm-hmm. So kung kailangan i-clear ko sa kanya yon, kasi posible rin, hypothetically, posibleng iba ang magiging pananaw ni Presidente. But again, well, I happen to be the Secretary of Justice, the Attorney General, and therefore, I'm the legal advisor of the President. So nung, syempre, alam din, maski si Presidente, you know, he was a member of Congress. He knows that basic rule. He may not be a lawyer, but he knows that rule na kailangan service, personal service. Secretary De Lima, kayo po ay meron pong naghain ng disbarment case laban ito sa inyo. Ito from one technical problem to another yes. technical kung problem. Kung sakasakali pong kayo ang mahalal o manumina bilang punong mahistrado ng Korte Suprema, kasi meron pong isang batikang journalist na nagsasabi, eh kung gayon pala, lahat na lang na nominado, filean na lang ng disbarment case, di ba? Kung kayo po ang magiging Chief Justice, plano niyo po bang baguhin o medyo higpitan itong itong provision na ito? Actually, the provisions of the rules of court, the provisions of the rules of the IBP, the IBP rules of procedure, para sa akin klarado rin 'yon eh. Yung 100 yung rule 139B ng rules of court. In ang pananaw ko is that could not have been the intent of those rules. Na just because somebody files yes. a complaint, ground na for disqualification. Alam nyo naman, lalo na yung ganitong trabaho. Alter ego ako ng Presidente. May magiging My position is such yes. a sensitive position na I'm sort of, pwede nyo masabi, magnet ako ng attacks. You know, that I'm the usual recipient of attacks, of demolitions. Not because there's some act of malfeasance on my part, but it's because ginagawa ko lang yung trabaho ko. Hindi mo naman makontrol ang mga tao. Iba-iba naman ang mga tao. Na meron, you know, there are really harassment suits, there are nuisance suits. Hindi mo yan makontrol. So, hindi pwedeng ganun ang interpretasyon. Na dahil may complaint, administrative case na yan, which should be considered is a sufficient ground. Ma'am, on another issue, merong mga iba nagsasabi na those who participated in the ouster of the Chief Justice should not benefit from that process by applying for the same position. Ano po ang tingin niyo dun sa mga nagsasabi ng gano'n? Okay, Mark. I'm gonna respond to that in this manner. Okay. So, ang question mo, it poses a question of delicadeza. Mm-hmm. Mm-hmm. Right? Right. In so many, you know, terms, yan ang parang sinasabi ng iba. Mm-hmm. Dapat delikadesa ka eh, magdelikadesa ka na hindi ka dapat tinanggihan ko dahil nag-testify nga ako in the impeachment. Ano ba bang ibig sabihin ng delikadesa? Ang delikadesa connotes a sense of shame. Now, I'd like to believe that delikadesa has nothing to do with this process, with this nomination. If there's anything that was shameful, you know, about what transpired in the impeachment, shameful or dishonorable, it did not emanate from me. Right? Otherwise, kung sasabihin
na you know, may sense of shame ako na dahil nag-testify ako. That you did your duty? I just did my duty. I refuse to say na I regret mm-hmm. what I did. Mm-hmm. In the first, Article 7 yun, di ba? I was asked to testify Article 7. Ano yung Article 7? Tungkol nga sa alleged partiality ng former Chief Justice dahil nga dun sa mga nangyari tungkol sa TRO. Now, I was deemed by the prosecutors to be the best authority or person to testify on that. Kasi yung WLO namin, ng Department of Justice, ang inakyat sa Supreme Court. At dun inisyo yung TRO. So, parang obligasyon ko yun eh. What matters is that I did my duty. I answered the facts as truth. I answered the questions as truthfully as possible, and hindi ako nagperjure sa sarili ko. Otherwise, kung ganyan ang magiging pananaw natin, naiisipin mo na muna kung makakaapekto sa'yo. Kasi and remember at that time, I had no inkling whatsoever na kasama ako ngayon dito sa proseso ito. Hindi naman, wala naman ho yun sa iniisip ko noon na ako na gusto kong pumalit nominate ka nung former Chief Justice. Secretary De Lima, as a last question, ito po ang kauna-unahang pagkakataon na napapanood ng taong bayan kung ano nga ba ang nagaganap dito sa interviews na isinasagawa ng JBC. Ano pong masasabi niyo dito sa pagkakataong ito? Very historic and tama lang na open and transparent ang proseso because so much is at stake. Lalo nang dumaan nga tayo dun sa very painful process of impeachment. And therefore, ang expectations ng mga tao ay yung kung sino man ang papalit sa former Chief Justice ay yung talagang karapat-dapat. So yung mga tao, gusto nila, they need to know firsthand not only yung kung sino mga pinakamagaling dyan magsalita o sino pinakamagaling magsumagot, kundi yung parang yung napiperceive nila na character ng isang aspirant. I think you are able to derive that from the manner a particular aspirant answers. Siguro sa akin, ma'am, last question, bilang isang abogado na nagsusumiti ng aking mga kaso din sa Supreme Court, you will be dealing with tough legal questions. Oh yes, definitely. Ang katanungan po siguro at the end of the day is, are you up to the task to decide on these tough legal questions with all intellect and wisdom? I don't pretend to be the best and the brightest. All right? That much I know. I know my own limitations, and no one can ever claim that he or she is the best and brightest among a list of qualified nominees. Ang pwede ko lang masabi is that dahil nga sa mga naging experience ko as a private practitioner, almost 2 decades, and yung mga posisyon na hinawakan ko, including sa tribunal noon, secretary or clerk ako ng House of Representatives Electoral Tribunal, and then the CHR, DOJ, ay sa tingin ko makakaya yan dahil, you know, I have the fundamentals. I graduated with honors. I was a top-notcher. Siyempre, mas may edge yung mga dating nang nasa judiciary. Kasi yun ang gawa nila araw-araw eh. Mag-aral, mag-desisyon. Sumulat ng desisyon. Kaya, mas lamang sila in that respect. But it's more than that. A Chief Justice is more than just the embodiment of wisdom, but also yung the right character na pwedeng pagkatiwalaan ng taong bayan. Ayan, I think that's a perfect way of ending this interview. Thank you very Maraming salamat Secretary po, Secretary De Lima. At sana po ay, well, good luck sa inyo kung ano man po ang kalabasan nitong naging interview na inyo. Salamat din. It's a competitive process. Alam po ni Secretary yun, marami po silang magagaling na pinagpipilian, and I'm sure it's a great honor just to be a nominee. Just to be part. Oh. Yes. Congratulations, ma'am. Thank you. Ayan po, Cathy, it's
been a fun morning. Yes, very interesting. Mm-hmm. And uulitin po namin, hanggang Biyernes po itong aming magiging coverage dito sa public interviews na isasagawa ng Judicial and Bar Council. Dito po kami nanggagaling sa DOJ building. At magbabalik po ang aming programa mamayang 2:15 na kasama po ang aming kasama si Veronica Jimenez at Robert Tan. Samantala, tumungo naman tayo balik sa studio para sa News at 1. Naroon si Kirby Cristobal.